para magkakaroon ng pagkain. Okay, para mabuhay, para magkaroon ng pagkain, simple. Ano pa? Wrong spelling is wrong, ha? Gerson Torres. Ang paganda po ng ano, ng kalikasan. Okay, syempre magiging maganda ang kalikasan kapag meron tayong mga anyong lupa at anyong tubig. Kung ang anyong tubig at anyong lupa natin ay malinis din at maganda. Pero syempre sa paglipas ng panahon, dahil sa ginagawa ng mga tao, minsan hindi na naging kaakit-akit at kapansin-pansin ang mga anyong tubig at anyong lupa natin dahil sa ginagawa ng tao. Bukod sa pamumuhay, bukod sa pagkain, bukod sa pagpapaganda ng kalikasan, ano pa? Howard? Ma'am, nakuha po. Okay lang. Wendelin? Ma'am, dun po tayo kumukuha ng benepisyo sa buhay. Okay, benepisyo sa buhay. Lahat ng mga bagay na ginagamit natin, mula pagising hanggang pagtulog natin, lahat ng yon ay galing sa ating mga likas na yaman. Last, Miel. Meron, Miel? Ito po naman kasi po pinagbibigyan tayo ng mga turista po. Lakasan mo na, medyo mahina. Miel. Dito po tayo nakakuha ng mga pangangailangan natin sa araw-araw. Okay, pangangailangan sa araw-araw bukod sa pagkain, pwede rin sa bahay. Hindi naman tayo makakagawa ng bahay kung hindi tayo manggagaling sa mga mineral, sa mga bakal na makukuha sa gubat. Okay. At marami pang iba. Okay. Sa makatwid anak, ang pinaka purpose ng likas na yaman ay gamit ng mga tao. Mula sa kinakain o hindi kinakain, sa mga bagay, mula sa eskwela, sa bahay, sa lipunan, sa pamayanan, lahat ng yan ay galing sa likas na yaman. Okay. Ngayon, okay. Ano yung mga nagiging problema sa mga anyong lupa para hindi sila mapakinabangan? Ano yung mga problema? Bibigyan ko kayo ng isa. Okay. So, sobrang pagpuputol ng mga puno o tinatawag na illegal logging. Nasisira ang lupa, kaya ang nangyayari ay nagiging mahina ang kalidad ng lupa, hindi na nakakapagtanim. At the same time, kapag umuulan, gumuguho ang lupa dahil nga wala ng mga puno. Ano pa ang kahinaan ng lupa? Aborde. Tinatambakan po ng mga basura. Okay. Isa rin sa mga problema sa lupa yan. Natatambakan o tinatambakan ng mga basura dahil hindi maayos ang paghihiwalay ng mga iba't ibang klase ng basura. May mga basura na hindi natutunaw, kaya ang nangyayari ay nakukuha ito ng mga lupa at ito ay hindi na nagiging siksik o hindi na nagiging compress, kaya nagiging mahina ang pundasyon ng lupa. Ano pa? Magat. Ano natin yung mga hindi pa nagre-recite? Okay. Madam. Sige lang na. Madam, nagiging ano po, madam? Nagiging tuyo okay. Po, madam. Okay, tama. Sa sobrang tuyo. Ibig sabihin, kapag tuyo ang lupa, unang-una, hindi yan matataniman o mahirap mabuhay ang mga halaman. Kapag hindi tayo nakapagtanim ng mga halaman o mga maliliit na puno, syempre, hindi tayo magkakaroon ng prutas, maski yun sa mga gulay, sa mga palay. Kapag tuyo, hindi mabubuhay ang halaman. Tama? Ano pa? Roy. Bigyan natin ng sense yung iba, ha? Roy. Hindi po na... Ha? Hindi po nadidiligan. Okay, hindi nadidiligan. Hindi po nadidiligan. Okay, hindi nadidiligan. Hindi nga tuyo. Hindi nagkakaroon ng sustansya yung lupa. Tama. Ano to? Live via? Via. Si Via. Hindi ko kasi ano eh. Hello? Via? 3, 2, 1. Okay.
Ito, De La Rosa. De La Rosa. Hello? Three. Pagmimina, madam? O, ano nangyayari sa mga, anong problema sa pagmimina na? Ano yung mga... Nabubungkal, madam. Okay, nabubungkal. Nabubungkal yung mga bundok at mga lupa. At ang nangyayari doon ay, imbis na magiging matatag yung pundasyon ng bundok, ang nangyayari ay nagkakaroon ng pagguho. Okay, tama yun. Ngayon, tingnan natin yung mga pictures na to. Okay. Sino makakapagsabi sa akin kung anong tawag doon sa unang pictures? Picture pala. Ito lang pala. Ano ang, ano na ang unang picture? Okay. Rihanna! May Shopee. Ma'am, may puno po, ma'am. Tas po, merong apoy. Okay. Ano kayo nangyayari dyan na? Bakit kaya nila ginagawa yan? Hinga. Nay. Nay. Three. Two. One. Wendelin. Ang pagkalbo po ng bundok. Okay. Mabilisan na pagkakalbo ng mga bundok. Okay. Dalawa lang ang dahilan ng ano na to. Itong nasa picture na to. It's either sinasadya o hindi. Kapag hindi sinasadya, dahil nga sa sobrang init ng panahon at hindi ito natitik o hindi ito nagiging angkop sa mga halaman at mga puno, kaya ito ay nagkakaroon ng forest fire. Di ba nga, nababalitaan niyo yun sa Australia noon? Dahil sa sobrang init ng panahon, halos 2/4 ng Australian forest ay nasunog o nagkaroon ng forest fire. Pag sinasadya naman anak, talaga sinasadya nilang sinusunog ang gubat dahil unang-una para mas mapabilis ang namaalis yung mga puno. Unang-una baka gusto nila na magtayo ng isang ano dyan, bahay, o kaya naman ay imbis na puno, papalawigin nila yon para maging ang tawag doon, malawak na taniman. At maaari din anak na gusto nilang agad na makuha lahat ng mga puno na yon para sa pag-uuling. Okay, inuuling nila yung mga punong kahoy na yon. Ngayon, masama ito dahil unang-una, ang maaapektuhan ay mga puno. Ang pangalawang maaapektuhan dyan ay yung mismong lupa. Okay, ano naman yung nasa pangalawang picture? Pangalawang picture. Kate G. Ma'am, pagpuputol ng puno. Okay, pagpuputol ng mga puno o sobrang mga puno. Tanong ko lang kung sinong nakakaalam. Ilan daw dapat ang itatanim mo na halaman kung magpuputol ka ng isang puno? Mama, opo. Dali. Yun ako, pag-chat. Patricia. 10 po, ma'am. Okay, 10. Okay, yun nga. Kapag nagputol daw tayo or nagputol ang isang tao o kumpanya ng isang puno, dapat meron itong kapalit na 10 halaman na puno. Okay, na kung saan hindi na nasusunod yan ngayon. Maraming mga tao at maraming mga iba't ibang organisasyon ang hindi sumusunod dito, kaya nauubos ang ating mga puno. Bakit 10? Kasi sa paglipas ng panahon, ang isang puno anak, nabubuhay siya 30 to 40 years pa bago lumaki o lumago. Kaya doon sa 10 puno, hindi natin malalaman kung ilan ang mabubuhay doon. Kaya para maging sigurado, 10 ang ibinibigay o itinatanim natin. Okay? At yun din ay yung katulad doon sa pangatlong picture. Yan ay nakakalbo na yung mga puno. Konti na lang ang puno na makikita dito. Okay? So, ano naman ang nagiging problema sa tubig? Ano naman ang problema sa tubig? Bakit hindi napapakinabangan ang mga anyong tubig? Okay? Bakit hindi napapakinabangan? Tejano.
pagtatapon ng mga basura. Okay, saan? Sa mga anyong tubig. Okay. So, pagtatapon ng mga basura sa anyong tubig. Di ba nga, isa sa mga magandang halimbawa nito ay yung sa polo ng Boracay, na kung saan napakaganda ng anyong tubig na yon, pero sa paglipas ng panahon, mayroong part o bahagi sa Boracay na kung saan ay puno na ng basura, na pagtatapunan ng basura. Kung nanood kayo ng Rated K, meron pang isang hotel doon na ang kanyang Pozo Negro ay nakadirekta sa mismong dagat. Okay, so yan. Siyempre, yung mga isda na naninirahan doon, yung dalampasigan, imbis na magiging maganda, hindi na siya magiging maganda at hindi na siya magiging healthy sa mga isdang tumitira doon. Okay, ano pa? Rugid? 3? Ma'am, pagpapatay po ng mga hayop. Paano ang pagpapatay ng hayop sa anyong tubig? Paano? Okay, 3. Tulad po ng pating. Tulad ng? Pating, ma'am. Okay, yung kumbaga, yung mga endangered species, pinapatay. Kaya, ang nangyayari, nawawala na yung dami o nauubos na yung mga yon. Gerson, ano pa? Paglalagay po ng matapitokos. Ano na? Choppy ka na. Ano yon? Kaya, ano, gumagamit po sila ng paputok. Paputok or yung tinatawag na dynamite. Okay, nagkakaroon sila ng dynamite fishing o gumagamit sila ng dynamite fishing sa pangingisda na kung saan ay sumasabog ito kapag itinapon sa dagat. Okay, Patricia. Ma'am, pagkukuha po ng mga coral, nawawalan po ng tirahan yung mga isda. Okay, isa pa yun sa mga punto. Dahil kinukuha yung mga coral or hindi man kinukuha, sinisira yung mga coral reefs na bahay o bahay ng mga isda kaya wala na silang natitirhan. At sila ay mas prone o mas malapit sa peligro kasi nga wala silang mga tahanan. Okay, Uson. Yuson? Pagtatapon po ng plastic. Okay, bukod doon, Tupmang. Carl? Sabi po yung answer ko. Okay lang. Natin mo na sa... Yung iba, ulit-ulit yung type nyo. Burgos? 3? 2? Pag dumi po ng mga dagat. Sa pamamagitan ano, bakit dumudumi ang dagat? May mga plastic pong nakakalat. Bukod sa plastic, ano pa? 3, 2, 1. Okay, Kamba, last. Ma'am, yung mga tao po dumudumi po sa dagat. Okay. O kaya lahat ng mga dumi nila lang physically man o kaya sa pagkain nila, nilalagay nila sa dagat at marami pang iba. Okay. Ngayon, ito ay isa sa mga dahilan kung bakit nasisira ang ating anyong tubig. Explain ko na to isa-isa, ha? Okay. Doon sa number one, kung mapapansin nyo, may maliliit na mga isda. Okay. Isa yan sa problema ng ating mga anyong tubig at mga yamang tubig. Na kung saan, kinuhuli nila maski yung mga maliliit na isda at gumagamit sila ng maliit o gumagamit sila ng mga lambat na may maliit ang butas. Ang tawag dito ay, kung gusto nyo i-take down notes, take down notes nyo. Okay, ang tawag dito ay trolling. Ganito ang spelling niya. Gamit ko na lang yung mouse, nena. So, diyan na tayong... Okay. So, trolling. Ay, ibig sabihin ng trolling, anak, ay yung paggamit ng mga mangingisda ng maliliit
na lambat o mga lambat na may maliliit ang butas para makuha maski yung mga maliliit na isda. Na kung saan, pinagbabawal yon dahil kapag hinuli nila yung mga maliliit na, na mga isda na may kakayahan pang magparami, hindi nadadami yung mga species na yon at maaari silang maubos. Okay, so yun ang trolling. Kaya pinagbabawal ang paghuhuli sa mga maliliit na isda. Meron pa nga kaya sa Japan, napakalago ng kanilang isda, o mga isda o palaisdaan, kasi sinisukat nila isa-isa yung mga isda. Kapag hindi pumasok ang size ng isda or masyadong maliit, hinahayaan nila or binabalik nila ito sa dagat. Okay, so yun ang problema sa trolling. Pangalawa, ano kayong ginagawa ni Kuya dyan? Yung sa pangalawa. Meron niyang movie eh. Kaso lang hindi ko alam kung nadatnan niyo pa yun. Laksa. Laksa. Ma'am, naglilinis pa. Hindi, hindi yan naglilinis. Nicole. Di maano? Kinukuha po yung coral. Okay, kinukuha yung coral. O mas matindi pa dyan ay sinisira nila yung coral. Ang tawag dito ay Muroami. Okay. Siguro yung iba sa'yo familiar na Muroami. Take down notes nyo, lalo na yung ano nyo, reflection nyo. Okay, ang tawag dito ay Muroami. Na kung saan, isa rin ito sa mga illegal na pangingisda. Dahil wala na silang mahuhuli, syempre, para mapalabas nila yung mga isda, kailangan nilang guluhin yung isda. At yung mga isda, saan ba naninirahan? Sa mga coral reefs. Kaya ang ginagawa nila, pwede silang gumamit ng malalaking bato, tapos pinupukpok nila yung mga matitigas na coral reefs, o kaya naman ay kinukuha nila yung mga coral reefs. Yung iba naman ay ginugulo nila yung mga coral reefs para yung mga isda na nasa loob ay lumabas. At doon ay meron ng nakaabang na lambat. Kung makikita nyo ito, ayan, bibilugan ko. Ayan, yan ay lambat na kung saan nakasakto ito doon sa labasan ng isda. Kaya syempre pagkalabas niya, mahuhuli na siya agad ng tao. Ang tawag doon ay Muroami. Okay? At syempre, yung pangatlo at ang pinaka mahirap i-resolve ay yung pagtatapon ng basura at yung mga oil na nanggagaling sa pabrika na kung saan ito yon nahihirapan ng mga isda na lumangoy at syempre magiging poison sa kanila yan at hindi yan makakatulong sa kanila. Siyempre, kapag merong mga mantika, o kaya naman oil, o kaya naman mga liquid na nakakasira sa anyong tubig, mahihirapan ang isda na mamuhay sa ilalim. Kasi kahit na alam natin na wala man tayong literal na nakikitang hangin sa ilalim ng tubig, meron pa rin yung oxygen na pag-aaralan yun sa science, na kung saan dumadaan sila sa ibabaw ng anyong tubig. Kapag naman nakaharang ang mga to, hindi na makakapasok ang oxygen. Kaya sila ay mamamatay. Okay? So, yan ay mga problema sa tubig. Okay? At syempre, sa mineral, ano ang pinaka-problema sa pagmimina? Ano ang pinaka-problema sa pagmimina? Yung iba nakaabang eh. Ano ang problema sa pagmimina? Arisha. Illegal na pagmimina po, ma'am. Okay, illegal na pagmimina. Na kung saan, pwede na magmagdina kasi hanap buhay pa rin naman yun, anak. Kaso lang, illegal. Pang unang-una dyan, wala silang permit o wala silang mga, hindi sila pinayagan. Pangalawa, sobra-sobra ang kanilang pagmimina o yung laki o lawak ng kanilang minimina. Siyempre, hindi naman pwedeng ubusin ang buong bundok. Dapat meron ng particular na lugar sa pagmimina. Bukod doon, Howard. Ulit, si Borboro. Ano pa? Ma'am, makarami nilang binubungkat.
Okay, maraming binubungkal o masyadong malalim. Iba yung malawak sa malalim. Pag malalim naman, sobra-sobra na at pwedeng gumuho mismo yung mga lupa. Okay, ano pa? Bermudes. Gumagamit po sila ng dinamita. Okay. Okay, tama rin yon. Dinamita or merong mga ibang bomba na kung saan para mas madali na matibag yung lupa, ang ginagamit nila ay pinapasabog nila sa ilalim ng lupa. Tama yun. Tama. Then, sino pa last? Yung iba, doble-doble na lang yung chinachat ni manak, ha? Matatabunan yung mga gusto mag-recite. Si ano? Ito, si Roy Duran. Duran? Ma'am, nakakasira sa kalikasan. Paano nakakasira sa kalikasan? Pagkaguho ng lupa. Okay, pagkaguho ng lupa na maraming pwede maksidente. Malay nyo yung nagmamine doon o minero doon ay nasa ilalim pa ng lupa at biglang guguho ang lupa. So, magiging trahedya yun. Okay, at marami pang iba. Okay? So, katulad nito, makikita nyo masyado ng wala ng, dali, nasan yung mouse ko? Yan. So, mapapansin nyo na kalbo na dito. Kalbo na ang gubat dito. Wala ng puno. Puro nga, ano, hukay. At dito naman, doon sa pangalawa, nabalita ito, anak. Ewan ko kung napanganak na kayo nito, 2012. Na kung saan, ang nagiging pundasyon na lang nung opening ng minahan ay napakaliit. Pag pumunta ka sa loob daw ay malaki na ang kanilang nahukay at ito'y naging dahilan ng pagguho ng lupa at maraming namatay dito. So, isa yan sa mga naging trahedya doon. Okay? So, yan ay isa sa mga problema ng yamang lupa, tubig, at yamang minikal. Okay, natatandaan nyo pa to. Diniscuss ko to. Mag-type nga ng yes, kung naaalala nyo to, diniscuss ko to nung last meeting, yung iba't ibang klima. Okay, yan. So, babalikan natin para magkakaroon lang tayo ng review. Diba nga, ibay natin yung kulay. Okay, diba nga ito ang Ecuador. Saan yung mouse ko? Wait lang. Ito ang Ecuador. Na kung saan ang nararanasan na klima dyan ay mainit. At ito naman ang polar. At meron pang isang polar dito. Ang nararanasan naman dyan ay sobrang malamig. Ngayon, kapag nasa gitna naman, ibahin natin ang kulay para hindi kayo malilito. Pag naandito naman sa kalagitnaan, ito yung mga lugar na nakakaranas ng apat na season. Four season. So, winter, summer, spring, and autumn. Okay. Nagkakaintindihan tayo dyan. So, ang tawag dito, bayan natin ulit ng kulay. Para naman. Okay. Ang nararanasan na klima dito ay tropical. Review lang natin kasi mamaya magtatanong ako. Yan. Si color blue ay tropical. Ibig sabihin ay tag-araw at tag-ulan. Okay. Tag-araw at tag-ulan. Keep in mind. Ngayon, kung pupunta naman tayo dito sa kalagitnaan o si color green, yan ay tinatawag na temperate. Ayan. Meron din temperate sa baba. Okay. Na kung saan nakakaranas sila ng four season. Okay. At syempre, ito ang sinasabi natin na nasa tuktok, ito naman ay ang polar o nakakaranas ay sobrang lamig. Okay, sobrang lamig. Okay. Nagkakaintindihan ba tayo? Drop ng heart kapag naiintindihan. Drop ng heart, naiintindihan. Kasi may kaugnayan ang klima
sa kung ano ang likas na yaman nila at kung ano naman ang hanap buhay nila. Siyempre, kung ikaw ay nasa malapit sa Ecuador, ayan. Very good. Okay. So, papakita ko lang, ito ang tropical, may tag-ulan, may tag-araw. Tandaan nyo mabuti yan. Doon naman tayo sa temperate, makikita nyo yung four season. May spring, may fall, may winter, at merong summer. Okay, so madali na yan, ha? The next ay, syempre, ito na yung mga taglamig. Anak, sa polar, hindi porket na hindi na sisinagan ng araw dyan, hindi na mabubuhay ang halaman. May mga halaman kasi na nabubuhay sa lamig. Diba, pupunta tayo sa disyerto, wala naman tubig sa disyerto, pero nabubuhay ang cactus. Kapag pumunta ka naman sa malamig na lugar, meron ng mga halaman doon na kahit hindi nasisinagan ng araw, ay nabubuhay. Katulad dito sa number one. Yan, mga ano yan. Kaya nilang itik ang lamig. Okay? Yan. So, ito naman ang itsura ng mga anyong lupa at anyong tubig sa polar. Ngayon, hawak nyo na ba yung module nyo? Nire-recitation tayo. Okay, hawakan ang module. Ngayon, pumunta tayo sa Hilagang Asya. Okay. Ang Hilagang Asya, dahil nasa Hilaga siya, nasa taas siya ng Asya. Kung titingnan natin sa globo, ito siya. Okay. Ito ang globo natin. Ito ang... Nasaan yung mouse ko? Ito ang polar. Ayan. Ito ang polar. Ngayon, kung ang Hilagang Asya ay malapit sa polar, ano ang klima nito? Ano ang klima sa Hilagang Asya kung malapit ito sa polar? Andrea? Ma'am, taglamig po or winter? Okay, taglamig, malamig, nagyeyelo. Okay. Ibig sabihin, lahat ng mga anyong lupa, anyong tubig, yamang lupa at yamang tubig na kayang mabuhay sa malamig na lugar ay makikita sa Hilagang Asya. Okay. So, ibig sabihin, wala kang makikita ng disyerto dyan, wala kang makikita na mga hayop na hindi nabubuhay sa sobrang lamig. Okay. So, naiintindihan niya na, sa Hilagang Asya ay taglamig o tag-yelo. Okay, ngayon, batay sa module ninyo, magbigay nga kayo ng isang likas na yaman na matatagpuan sa Hilagang Asya. Ano yung mga likas na yaman na nasa module ninyo? Ano daw ang mga makikita sa Hilagang Asya? Okay, una, tehano. Isa lang. Nak, tehano. 3, 2, 1. Okay. Rihanna? Mga prutas. Okay, mga prutas. Okay. Na kung saan kasi mamaya ipapaliwanag ko, ma'am, may mabubuhay bang mga puno dyan? Meron pa rin mabubuhay na mga puno dyan. Depende yon sa halaman kung kaya niyang mabuhay doon. Tama, may mga prutas pa rin dyan. Lander, ano pa ang makikita sa Hilagang Asya? Carbon po, madam. Okay, carbon. Ito naman ay mga nasa anyong lupa. Kahit naman nasa polar yan, meron pa rin anyong lupa na nandyan sa Hilagang Asya. At yan, makukita naman ang mga carbon, mga nickel, yung mga mineral sa lupa. Okay, tingin na natin ang picture na ito. Okay. So, isa ito, o tatlo ito, sa mga makikita sa Hilagang Asya. Siyempre anak, dahil may puno doon, ang kinabubuhay pa rin nila ay pagtutroso. Ibig sabihin, pwede pa silang magbenta ng mga kahoy dyan kasi sinasabi ko nga, meron pa rin mga puno na nabubuhay sa Hilagang Asya. Pangalawa, makikita niyo yung isda na to. Okay. Ang isda na yan, ang tawag dyan ay ang sturgeon. Okay, sturgeon. Na kung saan
ito ay nabubuhay or mas marami ito sa mga anyong tubig na malalamig. At saktong-sakto naman, pag nasa ilagang Asya ka, ang tubig doon, kung hindi man nagyayelo, doon ay malamig na malamig ang temperatura ng anyong tubig. At dito, ang pinakamahal na ibinibenta dito ay yung parang yung itlog nila. Kumbaga yung mga babies, yung mga binibili natin na itlog nila na kung saan ibinibenta ito ng sobrang mahal, napakamahal. At yun ay isa sa mga kinabubuhay sa hilagang Asya. Okay. At syempre, inilagay ko to. Okay, doon sa pangatlo. Ang ano naman dito ay, bakit nilagay ko ang Siberian Alte? Yung sinabi kasi ni Nicole kanina, merong prutas. Kung hindi man sila makakapagtanim sa sobrang nagyayelo, hahanap sila ng mga may lupa na malapit sa tubig. Ayan. Kung mapapansin nyo, kahit na makikita nyo medyo puti na yan at malamig na yan, yung mga malapit na lupa sa ilog ay mabubuhay pa rin ang mga puno dyan. May lupa na, meron pa silang tubig. Maraming mga halaman ang mabubuhay basta malapit sila sa anyong tubig. Okay, kaya pwedeng mabuhay dyan yung mga iilang mga halaman. Kasi may tubig. Hindi katulad pag nasa disyerto, kahit anong gawin mo, pag nagtanim ka, hindi mabubuhay. Cactus lang talaga ang nabubuhay nang walang tubig. Okay? So, next one. Oh, Silangang Asya. Tanong, anong mga bansa na nasa Silangang Asya? Ano ang mga bansa na nasa Silangang Asya? Magbigay ng isa. At Tejano, magbigay ng isa. China po, ma'am. China, ano pa? Dimaano? Nicole, 3, 2? Taiwan pa. Okay, Taiwan, tama. Quaresma. 3, 2. Korea po. Okay, North and South Korea. Ano pa? Patricia. Yung isa pang incheck. Hindi incheck. Singkit pala ang tawag doon. Patricia? Japan po, ma'am. Okay, Japan. Okay. So, yan yung mga bansa na matatagpuan sa Silangang Asya. Okay. Ipipinpoint ko dito sa mapa. Nasa na yung mouse ko? Okay, ito ang China. Napakalaki ng China. Yan, napakalaki ng China. Ito ang North and South Korea. Ito ang Japan. Japan. Ito ang, hindi nyo sinama, ang Mongolia. At ang Taiwan. Okay. So, yan ang Silangang Asya. Kung titingnan natin siya sa globo, ito siya. Okay. So, makikita nyo, ito ang Ecuador. At ito naman ang polar. So, ibig sabihin, nasa gitna siya ng polar at nasa gitna siya ng equator. Ngayon, ano ang klima dyan kung nasa gitna? Sige nga, kung naalala nyo. Ano ang klima dyan kung nasa gitna? Kamba! Tropical po. Hindi. KG! 3, 2, 1. Anog! Anog? 3, 2, 1. Nasa kalagitnaan siya. Gerson? 3? 4 season po. Ha? 4 season po. Okay, 4 season o yung tinatawag na temperate. Ito siya, anak, o. Oh, dito, nasa na naman yung mouse ko. Ito yung temperate at natatamaan niya yan. Okay, so ito ang temperate. Ibig sabihin, may 4 season dyan. May winter, may spring, may dito, fall, tsaka may summer. Okay. So, dahil dyan, medyo katamtaman ang klima. Ibig sabihin, mas marami ang mga hanap buhay dyan. Katulad nito. Merong may nagtatanim, merong pangingisda.
Yung dun sa pangalawang picture, itong isda na to, ito yung sa Japan. Ito yung sinasabi ko. Marami silang mahuhuling mga isda kasi nga masyado nilang inaalagaan yung mga isda na yon. Kapag maliit, ibinabalik nila ito sa dagat. At ano naman yung pangatlo? Sige, ano tong pangatlong to? Ito. Ayan. Ano yan? False ba yan? Ano ba yan? KG? Ma'am, dam. Okay. Para saan ang dam? Sige nga, KG. Para saan ang dam? Sa dagat. Anong ano ang silbi ng dam? Bakit tayo may dam? O, Dan. Sa palagay mo. Reservoir, ma'am? Oo, reservoir. Yan ay dam. Na kung saan, dalawang beses nyo yan marininig sa mga balita. Unang-una, kapag bumaha, diba, pagbabaha, kailangan nilang magpakawala ng tubig sa dam. Kung narinig nyo yun. Ngayon, ano nga ba ang silbi ng isang dam or isang reservoir? Okay. Unang-una, ginagamit yan sa pagtatanim. Pwede yan maging source ng irigasyon. Pangalawa, anak, kung mapapansin nyo, bibilugan ko, ayan, source din yan ng enerhiya or energy. O kung diniscuss ito sa inyo sa science, hydro power plant. Ibig sabihin, nanggagaling ang kuryente sa tubig. Okay, sa pwersa ng tubig. At kung makikita nyo sa module nyo, ang pinakamalaking hydroelectric power plant ay matatagpuan sa China. Okay? Ito ay ang tawag dito ay ang Three Gorge Dam. Okay? So, next. Okay. Magbigay ng bansa sa Timog Silangang Asya. Isa lang, ha? Sige, isa lang, ha? Tejano. Pilipinas po. Hoy, hindi ka naman lumayo. Talagang Pilipinas. Okay. Sige, isa lang. KG. 3, 2, 1. Dimaano? Ma'am, Laos. O, sige. Laos. Dimaano? Myanmar. Dan. Indonesia. Wendelin. Singapore. Jaida. Thailand. Meron pa yung nasa ano, lander. Meron pa. India po. Hindi, sa Timog Asya 'yon. Rishay. May Rishay. Anog na lang. Sige. New Zealand. Hindi. Sa Timog Asya, yung magkakatabi. Carl. Meron pa akong tatlong din naririnig. Vietnam. Narinig ko na yon. Arisha. Cambodia po. Cambodia. Tama. May dalawa pa. Garcia. Malaysia po. Nasabi na. Aborde. 3, 2, 1. Prince. Indonesia po. Nasabi na. Starts with letter B and letter T. Patricia. Ako po. Patricia. Brunei po, ma'am. Okay, Brunei. Last. Letter T. Erin. Taiwan? No. Howard. 3, 2, 1. Ito ay yung, hindi ito naging familiar sa inyo, ito ay yung Timor Leste or pwede rin siyang tawagin na East Timor. Yan ay parte ng Timog Silangang Asya. Okay. So kung mapapansin nyo, ito yon. Familiar na kayo dyan, ha? Kasi kabilang tayo sa Timog Silangang Asya. Kung titingnan natin sa globo, ito ay ang Timog Silangang Asya. At ito ang Ecuador. Okay.
Itong Ecuador. Ngayon, base sa globo, ano ang mararanasang klima diyan? Ano ang mararanasang klima kung malapit siya sa Ecuador? Uson. Taglamig po tsaka tagulan. Ay, taglamig po tsaka taginit. O, anong tawag doon? Tagulan at taginit, yun ay? Tropical. Okay. So, ibig sabihin, ang kopyan sa pagtatanim at pagsasaka. Okay? So, tingnan natin kung ano mga hanap buhay. Yan. Tingnan nyo yan sa module ninyo kasi nasa module yung mga pangalan na yan. First, ito talaga sa Pilipinas to eh. Ayan. Pagtatanim, pagsasaka. Halos lahat ng mga basic needs, palay, mais, tubo, lahat ng yan ay mabubuhay sa mga nasa Timog Silangang Asya. Kung kukumparay natin lahat ng Hilaga, Silangan, Timog, tsaka Kanluran, ang pinakaangkop na rehiyon sa pagtatanim ay ang Timog Silangang Asya. Kaya mula yung sinabi nyo, mula kay Brunei hanggang kay Vietnam, lahat yon ang pangunahing hanap buhay nila ay pagsasaka. Siyempre, dahil maraming tanim na nabubuhay dyan ay siyempre, pagtotroso ay isa rin sa mga hanap buhay nila dyan. At siyempre, pati pangmimina at pangingisda. Halos lahat ng mga basic na hanap buhay ay sa Timog Silangan matatagpuan. Okay, ngayon, meron dalawa ditong katangi-tangi sa Pilipinas. Kumbaga na-discuss na to sa Philippine history ninyo na kung saan meron silang mga natagpuan na napakagagandang mga yamang tubig na matatagpuan syempre sa anyong tubig. Una dito ay ang pinakamalaking kabibe sa Timog Silangang Asya at sa kabuuan ng buong daigdig. Ano ang tawag sa perlas na ito? Ano ang tawag dyan? Ano ang tawag? Yan ay natagpuan sa Pilipinas. Pinag-aagawan pa nga yan ng Indonesia at Pilipinas. Okay. Ma'am, Pearl of Allah. Si Nicole. Ano yung malaking kabibe na yan, di maano? Tridacnagigas. Okay, Tridacnagigas. Okay. Tridacnagigas yan na isusulat ko kasi wala sa module nyo. 34 kilos yan. 34 kilos. Okay. Di ba may mga kaban ng bigas na 25 kilos? So, mas mabigat pa siya sa isang kabang bigas. Okay. Ganun kalaki yan. Ngayon, meron din silang natagpuan na perlas. Okay. Meron din silang natagpuan na perlas sa Palawan na kung saan napakalaki din. Ano ang tawag dito? Sa Palawan matatagpuan yan. Marzan. Pearl of Allah po. Okay, si Pearl, sa Pearl of Allah. So, ganyan siya kalaki. Para din siyang, ang size niya ay, saan ba siya makukumpara? Pwede rin siyang ano, sinlaki ng isang kabang bigas. Parang saktong-saktong ganun siya kalaki. Okay. At yan ay tinawag na Pearl of Allah dahil ang nakatagpo at nakasisid dyan anak ay isang Muslim. Kaya Pearl of Allah ang tawag dyan. Okay? So yan ay isa sa mga yamang likas sa Timog Silangang Asya. Last two. Timog Asya. Okay. Ang Timog Asya itong color blue. Ano ang mga bansa na matatagpuan sa Timog Asya? Jaida. Ma'am, Bhutan. Okay, Bhutan. Ano pa? Nash. Turks po, ma'am. Ha? Turks po, ma'am. Ano yun, Nash? Medyo hindi ko naintindihan. Turks po, ma'am. Hindi ko naintindihan, anak. Type mo na lang. Type mo, titingnan ko. Next, Tejano.
Tejano. India po. India. Okay, tingnan natin yung sagot ni ano. Ah, Turks. Baka Turkey, anak. Okay. So, India, ano pa? Bird. Carl. Tumang. Maldives. Maldives, yung pinakamaliit na pulo. Ano pa, Shan? Mag-ano muna tayo ng iba, Shan. 3, 2, 1. Okay. Maria, Micaela, Angela, De La Peña. Ang haba naman ng anak mo na. Ma'am, Iran po, ma'am. Nasa kanlurang Asia yun. Andyan ang Bhutan, andyan ang Pakistan, andyan ang Maldives, andyan ang India. So, ito yun. Itong color blue. Okay? So, ang Iran ay nasa kanlurang Asia. Kung titingnan natin sa globo, napit na tayo matapos, kung titingnan natin sa globo, ito yun. Okay. So, ito, tapos, ito ang Ecuador. Okay, ngayon, ano ang nararanasang lima? Sabingi pa yung Ecuador ko. Okay, anong nararanasang lima? Patricia? Garcia? Apat na season po, ma'am. Ha? Apat na season po, ma'am. Apat na season ba? Gerson? Tropical po. Okay, tropical pa rin. Kasi ito pa lang yung linya ng ano, temperate yan pa lang. Ayan. So, nandito siya. Kaya tropical siya. Okay? So, ano ba ang makikita dyan? Yan. So, maraming makikita sa Timog Asia. Pero ang pinaka malago na likas na yaman sa kanila ay unang-una mineral. Okay, katulad din yan sa Timog Silangang Asya na kung saan mayaman ang kanilang mga lupa sa iba't ibang mga mineral at mga gas. Okay, at syempre, angkop na angkop ang kanilang lupain sa pagtatanim ng mga ito. Sa pangalawa. Ano yung nasa pangalawa? Ano kayang mga klase yan? Ano yan? Merong... Anong tawag sa mga yan? Hindi sila literal na pagkain, pero sumasarap ang pagkain kapag merong ganyan. Okay, G. Ma'am, parang powder. Oh, anong tawag doon sa powder? Wendelin. Ma'am, ano po? Spices po. Okay, spices. Okay. Kung matatandaan ninyo, balikan natin ang Philippine history. Bakit nga ba kasi naglalakbay si Magellan? Kasi gusto nilang matagpuan ang isa sa mga island na maraming mga spices. Okay. Yun yung, hindi ko na yung ano ha, yun yung Moluc. Hello? Narinig pa ba ako? Opo. Okay. So, yun ay yung Moluccas or sa opo. English na salita ay Malacca. Na kung saan yun ay matatagpuan sa India na nasa Timog Asia. Kaya ang hinahanap talaga ng mga Europeo noon ay daan patungo sa Timog Asia dahil nga maraming mga spices. Okay, sana naintindihan ninyo ha? Okay, at syempre ang pinakalas natin ay Kanlurang Asia. Sa lahat ng mga rehiyon sa Asia, ang Kanlurang Asia ang pinakamaraming mga bansa. Magbigay ng isa. Yan ha. Nag-drop ulit ako ng emoji. Okay, magbigay ng isa. Jaida. Ma'am, Armenia. Okay, Armenia. Hey. Next, KG. Kuwait. Kuwait. Rihanna. Qatar. Qatar. Mick. Tiano. Saudi Arabia po. Okay, Saudi Arabia. Carl. Afghanistan. Afghanistan. Dan. Iran, ma'am. Okay. Patricia. Lebanon po, ma'am. Lebanon. Madami yan. Wendelin. Israel po.
Israel. Natawag na ba si Arisha? Okay, Arisha. Kazakhstan, ma'am. Ha? Kazakhstan. Okay. Ma'am, ako po. Kazakhstan, Hilaga yun. Anak, no? Kazakhstan, Hilaga yun. Miel. Ay, limas yung na-type mo na, K. Si ano? Ay, to. Enriquez. Oman po, ma'am. Okay, Oman. Tama. Paras. Ano po? Jordan. Okay, Jordan. Tama. James Burgos. Bahrain po. Okay, Bahrain. Howard. Iran po. Meron pang isa. Nasabi na yung Iran. Pag iba pang ano, bansa. Ako po. Iraq, di ba? So yun yun. Lahat ng mga nandoon ay Kanurang Asya. Na kung saan ito ay magkakagrupo kasi meron silang pare-pareha sa kultura. Makikita nyo naman pare-pareha sila ng mga itsura. Pare-pareha sila ng mga panini. Wala. Okay, ngayon. Kung ilalagay natin ang Kanlurang Asya sa globo, ito siya. So, hali, nasa na naman yung mouse ko. Ayan. Ito ang Ecuador. Okay, at ito naman ang... Okay. Ngayon, kung tatanungin ang Kanlurang Asya, may mga lugar na tropical. Okay, ito yung tropical. At meron din naman na mga lugar sa Kanlurang Asya na nakakaranas ng apat na season. Hindi porket anak na halimbawa sa Saudi Arabia ay walang four season, doon sa Armenia wala. Merong particular na lugar. Ngayon, yung mga nasa ibaba, yun yung mga nasa temperate o tag-ulan at tag-araw lang. At dito naman sa nasa taas ay nakakaranas ng four season. Okay? At ito ang kanilang hanap buhay. Yan. Ang pinakakilala sa Timog Asya ay spices. Samantalang kapag pumunta ka sa Kanlurang Asya, ang kilala sa kanila ay oil. O kaya naman ay gas, petrolyo. Kumbaga, mabubuhay ang ekonomiya nila sa pag-produce at paghahanap ng mga gas. Kaya nga tayo, alam nyo ba yung mga gasolina natin, ini-import pa natin o kinukuha at binibili pa natin sa kanila. Kasi sa sobrang yaman nila sa kanilang gasolina, natural gas, fuel, at mga oil. Okay. At syempre, hindi naman porket yun lang ano naman nila. Meron din silang hanap buhay katulad ng pagpapastol. May mga hayop din naman na kayang manirahan sa sobrang init katulad ng camel. At marami pang iba. At syempre, kung kanina nung dinidiscuss natin sa Hilagang Asya, kahit na sobrang lamig, may nabubuhay pa rin na halaman. Kahit naman sa Kanlurang Asya, kahit medyo mainit ang panahon, meron pa rin nabubuhay na mga prutas dyan at mga halaman. At dun sa pangatlo, ano ang tawag dito? Yan. Dyan pinakamaraming ganito. Alam nyo ba kapag bibili nito sa atin, sobrang mahal. Isang kilo ata nito, anak, umabot ng 300. Pero masarap siya. Masarap na masarap ito. Marzan. Date po. Okay, dates. Okay.